Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat Virgo. Ito ay general reading guys, so pwede kang makaresonate or hindi. Depende sa kung ano yung lumabas dito sa ating tarot. Okay, so Virgo, ano ba ang past mo? Past ng Virgo, present ng Virgo, and future. Okay, tingnan natin ang challenges mo. Challenges ng Virgo. Okay, 10 of Pentacles. Okay, clarify natin dito. Past. Ano ba ang past ng Virgo? Okay, past. Present. Oops. Reverse na the Emperor. And future is Ace of Pentacles. Wow, congratulations. Okay, unahin natin yung past mo. Okay, yung nakaraan mo daw dito is maganda. Kasi Virgo, wala kang napagdaanan ng mga emotional problems. Like, sa nakaraan, may mga issues na involved ka, like family problems or issues sa relationship or issues sa ibang tao, sa paligid. But, natutunan mo magpatawad sa past mo, okay? Sa past mo, maraming hindi naging maayos na relationship ang nilet go mo, di ba? Nagpatawad ka, umalis ka, and nag-focus ka sa kung ano yung importante sa'yo. Pwedeng career or pwedeng family. So, yun ang nakikita natin na past mo. Yung iba din dito is pwedeng kinasal. Pwedeng kinasal sa nakaraan, or pwedeng yung iba na sa nakaraan is parang naghintay kayo na makuha nyo yung emotional success. Parang ganun. Medyo maayos yung emotional mo. Pwedeng ikinasal ka sa nakaraan, or pwedeng nakatagpo ka ng love life sa nakaraan mo, or pwedeng nakatagpo ka ng support, or maganda yung takbo ng family mo sa past mo. Sa current situation mo is, meron ka ditong, wow! Ang ganda na ito guys, kasi sinasabi ng Baraha sa'yo na sa kasalukuyan mong sitwasyon, King of Pentacles to, tapos Emperor na reverse. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, lahat ng hahawakan mo sa kasalukuyan na sitwasyon, ay pwedeng magdala sa'yo ng success. For example, papasok ka sa isang trabaho, magugustuhan ka palagi ng boss mo. Papasok ka sa isang business, marami kang mga clients or marami kang kliyente or customer, parang ganun. Sa kasalukuyan, sobra kang grounded. Mabuting tao and at the same time, you're very humble. And dito sa kasalukuyan, sinasabi ng Barahan na kung ano man daw itong gagawin mo or ginagawa mo sa ngayon, nag-aaral ka, nagbe-business, nagte-travel, or kano man to, lahat ay makukuha mo yung result, okay? In the near future. Nakikita din natin dito na you're supported by your parents and spouse, kung may spouse ka, and nakatagpo ka sa current situation mo is nakatagpo ka ng mga taong like-minded individuals. Yung pare-pareho kayo ng mindset, yung pare-pareho kayo ng pangarap. For example, pangarap mo is mag-travel, pwedeng yung relationship na kuha mo, partnership, teamwork, ay ganun din. So, same mindset, same line ng interest, parang ganun. So, kaso lang, may reverse tayo dito, the Emperor. Ang nakikita natin dito is, masyado tayong naguguluhan. Hindi na, sa kasalukuyan to parang ano, twisted. Twisted yung iba sa buhay natin eh. Parang gusto mo ng ganito, tas bigla kang magbabago.
Parang hindi logical minsan yung mga choices mo. Kaya lumabas yung Emperor na reverse. Hindi ka masyadong proactive. Hindi ka masyadong sigurista. Parang ganoon. Ano lang yun, parang happy-go-lucky ka lang. Like, for example, kung may mga nangyayari sa paligid mo, sa trabaho, pinatawag kayo ng boss, relax ka lang, parang ganun. And, nakikita mo, for example, pero maganda din to eh, diba? Kasi, yung ibang tao nagpapanik, pero ikaw, kahit nasa sobrang stressful na situation ka na, relax ka pa rin. Kaso lang, itong reverse naman na the Emperor, yung sasabi sa'yo na, dapat daw, alam mo kung saan ka papunta. Kasi parang ang Emperor na itong reverse is, gusto mo ng left, right, gusto mo ng middle, walang direction, hindi mo nakikita yung direction, parang ganun. And yung future mo naman is balance. So, kung ano yung wala yung current situation mo, yun yung makukuha mo sa future. So, yung future mo ay magkakaroon ka ng balance. Eh. Lahat ng hindi mo nakuha sa kasalukuyan mong sitwasyon, ay makukuha mo siya sa future mo. Okay? Magiging successful ka, makokontrol mo lahat, magkakaroon ka ng pasensya, kontrolado mo yung sitwasyon sa yung future. And Ace of Pentacles, posibleng makakuha ka sa future ng isang stable na trabaho, makakapasok ka sa isang business, siguro kung businessman, businesswoman ka, makakakuha ka ng business na talagang yun yung interest mo. Financially, sinasabi ng Braseo dito na sa coming future mo, may sisimulan ka. It's either work siya, business, travel, or ano man ito na pwede mong pagkakitaan. And sinasabi ng barahan na at kung ano man itong gagawin mo sa future regarding money, yan yung magdadala sa'yo ng balance. Diba? Blending of ideas of others. So, business partnership to eh. So, pwedeng magtatayo ka ng sarili mong kumpanya, pwedeng magtatayo ka ng sarili mong business or parang ganon, or ikaw at may partnership kayo ng kaibigan mo or ng boss mo or ng parents mo or ng family mo. So yun ang nakikita natin sa future mo. Ang challenges mo dito is yung 10 of Pentacles. Ang challenges mo is ang dami-daming sagabal, 'di ba? Maraming sagabal, like present, future, past. Ang daming sagabal, Virgo, sa lahat ng gusto mo. Lalo na sa pera. For example, nakakahawa ka ng pera. For example, bago kang sweldo. Unexpected yan, biglang may magkakasakit sa family nyo. Or pwedeng, nagsisave ka ng pera, tapos, nalaman mo na yung sinisave mong pera ay gustong utangin ng family mo kasi may nawala ng trabaho, may naubusan ng pera, parang ganyan. So, ang challenges na pinagdadaanan mo is nahihirapan kang putulin yung mga challenges, yung mga kumukontrol sa success mo. Nahihirapan kang alisin sa buhay mo yung mga stress, nahihirapan kang alisin yung mga bawal sa buhay mo. Like for example, may bisyo yung partner mo or may mga ginagawang hindi maganda. Okay? So yun ang parang stress mo, yun yung medyo challenges na meron kayo. Okay? So thank you guys and see you again. Bye!